kabata. Antay. Ay, ano ba yan, Ruby? Dahan-dahan lang. Oh, dahan-dahan kayo dyan, ha. Oh, Daddy, yung likod mo dyan, baka pawisit. Mga anak, dahan-dahan lang, ha. Kalat, basura, siguro dahil sa ating pagwalang bahala sa maraming bagay, hindi natin alam ang ibig sabihin ng plastic wrapper na ito. Halimbawang dumami ang mga ito at maipon sa isang lugar na hindi dapat paroonan. Ako po si Loren Legarda. Meron po akong gustong iparating sa inyo. Ito sa ating mga sarili, sa ating buhay, sa ating kapaligiran, sa ating mundo. Ito ang ating mundo. Hindi ito katulad ng ibang planeta. Ang ating mundo ay may kakayahang sumuporta ng buhay. Ang ating mundo ay puno ng likas-yaman. Tayo, 10 ng mga hayop sa buong mundo ay depende sa likas na yaman ng ating kapaligiran. Ang ating mga pangangailangan, ang ating mga kinabubuhay ay nanggagaling sa mga kayamanan ito. Tayo ang umaani, tayo ang nakikinabang sa lahat ng mga produkto na mga kayamanan ito. Dito napapalago ang ating pagkatao. Hindi lamang napapangalagaan ang ating pisikal na aspeto, kundi ating intelektual, spiritual at emosyonal ang siyang napapangalagaan. Sa mundo ay napapalawig natin ang ating lahi. Nagagawa nating makipagkaibigan at makipagkapwa-tao. Naitataguyod natin ang ating kinabukasan. Natutupad natin ang ating mga pangarap. Nagagawa nating sumamba. Napapatatag ang ating pananalig at pananampalataya. Tayo ay nakakapagliwaliw. Nakakapaglakbay. Nagagawang mag-isip. Maging matalino. Umunlad. At pagandahin ang ating buhay. Ang lahat ng biyayang tinatamasa natin ay naguugat sa likas na yaman ng mundo.
paano na kung mawala sa atin ang mga biyayang ito. Nakita na natin sa mga nangyayari sa kasalukuyan ang galit ng inang kalikasan dahil sa ating pagwalang bahala at ang ating pag-aabuso sa mga batas ng kalikasan. Ang gawa ng bawat isa sa atin ay maaring tumulong na pigilan o mabago ang isang malaking hamon na kinakaharap hindi lamang ng sabayan ng Pilipino kundi ng buong mundo at ito ang hamon ng climate change at global warming. Ano ang global warming? Ang global warming ay ang di pangkaraniwang pag-alinsangan ng kapaligiran. Sanhi ng pagkakaipon ng sobra-sobrang init sa papawirin. Maintindihan natin ang personalidad ng global warming. Kung iintindihan natin ang natural na paggalaw ng mga elemento ng kalikasan, ang mundo ay nakakatanggap ng ningning o liwanag mula sa araw. Ang mismong sikat ng araw ang nagdadal nito sa balat ng lupa. Ang ningning na ito ay tinatawag na solar radiation. Taglay ng solar radiation na dumadapo sa mundo ang 50% ng enerhiya ng araw. Ang malaking porsyento ay sinisipsip ng lupa, ng mga halaman, at mga dagat, ilog at lawa. Ang natitirang porsyento ay tumatalbog at pumapailan lang sa himpapawid. Ang ilang bahagi ng tumalbog na enerhiya ay nakakaalpas sa himpapawid at tumutuloy sa kalawakan. Ang ilan ay hindi nakakalusot. Ang mga ito ay pinipigilang makaalpas ng mga greenhouse gases. Ang greenhouse gases ay mga iba't ibang singaw na nagmumula sa ibabaw ng lupa at naiipon sa itaas na bahagi ng papawirin. Ang malaking bahagi ng mga singaw na ito ay galing din sa kalikasan. Ang nangyayari, ang enerhiyang hindi makaalpas papunta sa kalawakan ay nananatili sa himpapawid. Ito ang enerhiyang nagbibigay ng init sa mundo. Ang sistemang ito ang tinatawag na greenhouse effect. Ang greenhouse effect ay ang pagkulong ng greenhouse gases sa himpapawid ng enerhiyang tumatalbog mula sa ibabaw ng lupa. Ang enerhiyang ito, ang init na buhabalot sa mundo. Kumbaga, ito ang sweater ng mundo na nagbibigay proteksyon sa lamig ng kalawakan. Kapag wala ang init na ito, ang mundo ay magiging maginaw. Maginaw na maginaw. At walang nilalang o halamang mabubuhay ng matagal. Sa loob ng nagdaang 4 na bilyong taon, ang greenhouse effect ang nagbibigay ng tamang temperatura upang mabuhay ang mga nilalang sa mundo.
kapag lumakas ang greenhouse effect. Magdudulot naman ito ng sobrang init sa mundo. Magdudulot ito ng malaking problema. Hindi lamang sa mga halaman, kundi sa mga hayop. Lalong-lalo na sa mga tao. Apat na bilyong taon, isang kaaya-ayang panahon sa kasaysayan ng mundo na maaaring magwakas sa malapit na hinaharap simula sa ating kapanahunan. Ang ating mapag-aksayang pamumuhay, ang ating paggamit ng sobra ng gasolina, maari man sana tayong maglakad imbis na magkotse, ang napakarami mga pabrika na minsan nakakapulyot sa ating kapaligiran, ang ating hindi pagsusunod sa mga batas ng kalikasan, lahat ito ay nakakadagdag sa pagwasak sa ating kapaligiran. Tayo ay nasa isang maselang panahon. Ang lagay ng ating papawirin ay nasa balag ng alanganin. Labis na nanganganib dahil sa polusyon. Tumingin lamang tayo sa ating paligid. Makikita natin ang pinanggalingan ng polusyon. Saan ba tayo unang titingin? Saan man tayo tumingin? Naroon na ang bukal ng polusyon. Labis na pagkonsumo ng kuryente ay pare-parehong bukal ng polusyon. Nakalulungkot na yung global warming o yung sukdulang pag-init ng ating panahon ay dulot ng ating pang-araw-araw na gawain. Sa paglaki ng populasyon ng mundo, lumaki rin ang pangangailangan ng mga tao. Para matugunan ang mga pangangailangang ito, bumaling ang tao sa makabagong teknolohiya. Teknolohiyang nagparami ng iba't ibang industriya. Ang resulta, naging abala ang mga tao sa iba't ibang aktibidad. Mga aktibidad na unti-unting bumubuwag sa normal na estado ng greenhouse effect. Ang mga singaw na nagmumula sa human activities ay umaanib, dumadagdag sa natural na greenhouse gases sa himpapawid. Dahilan upang ito ay kumapal. Sa sobrang kapal ngayon ng greenhouse gases, ang enerhiyang tumatalbog sa ibabaw ng lupa na dapat mapunta sa kalawakan ay hindi na makakaalpas. Barado na ang lagusan. Sa halip, ito ay nakukulob sa ating papawirin at nagdudulot ng sobra-sobrang init.
Ang pagtaas ng temperatura sa ating papawirin ang dahilan ng global warming. Ang climate change ang pangunahing palatandaan ng global warming. Ito ang pagbago-bago ng klima na nagaganap sa lahat ng panig ng mundo. Ang mga pisikal na katibayan ay naiparamdam na. At mulit-muli kapag patuloy na nagpabaya tayo, ay mararamdaman natin. Mulit-muli ay sasalakayin tayo. Ang mga nagaganap natin ng climate change ay hindi natin maaaring talikuran o takasan. Ang mga ito ay kadikit ng ating buhay. Apektado ng mga ito ang ating paligid, ang mga lugar na ating tinitirhan. Ngunit higit sa mga pagbabago ay ang tindi ng dulot ng mga ito sa ating mga sarili, sa ating buhay, ngayon at sa hinaharap. Ang pagkatunaw ng mga yelo sa karagatan o sa mga lupain man ay magiging sanhi ng pagtaas ng level ng karagatan at sisira sa ating mga tahanan, maapekto ng mga hayop sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang nag-iisang lahi ng polar bear na ngayon ay isa ng endangered species ay malapit nang mawala. Dagdag sa mahabang listahan ng mga hayop na tuluyan ng naglaho sa ibabaw ng mundo. Ang El Niño ay isang bahagi ng climate change. Iniiba-iba nito ang haba at ikli ng tag-araw at tag-ulan. Ginugulo ang kalakaran sa pagsasaka at sa agrikultura. Malaking epekto nito sa ani at sa mga produkto mula sa pagtatanim.